Magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayang OFW. Sa araw na ito ay ating pong ipinagdiriwang ang pagpapahalaga at pagbibigay ng importansya sa lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day! Alam nyo bang wala na sigurong makakatumbas sa pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang mga anak? Ang pagmamahal na ito ang nagtutulak sa kanila na gawin ang lahat-lahat. Tulad ng pagtatrabaho, pag-aaruga, pagsasakripisyo, alang-alang sa kanilang mga kayamanan, ang kanilang mga anak. Sa mga panahon na kinakailangan natin, kinakailangan natin ang kanilang panahon, kinakailangan natin sila. Hindi sila nawawala. At laging nandyan sa piling natin. Pero sa panahon naman kayang sila ang nangangailangan sa atin. Asan tayo? Kaya ba nating matumbasan ang lahat ng nagawa nila para sa atin? Hindi natin may sasantabi na maraming mga pangyayari at mga kwentong nagaganap na may mga anak na matapos magtagumpay sa buhay. Napabayaan ang kanilang mga nanay na nag-iisa. Higit lalo kung tumatanda na ito. O ang ilang naman ay may binibigay na pakonsuelo sapagkat minsan busy silang sa trabaho. Kaya't inaatang nila ang pag-aaruga sa mga institusyon. At ang responsibilidad ng pagbabantay sa kanila ay nakasalalay sa mga taong hindi man kapamilya. Pero sa larangan ng trabaho, sila ang pumupuno sa pagkukulang ng mga anak. Sa umpisa ng ating mga buhay, kinakailangan natin ng pag-aalaga at pag-aaruga. Ayon sa mga panahon na ito, sa kagustuhan man natin o hindi, hindi natin kayang mabuhay nang tayo lang. Well, kung sa bagay, hindi naman na talaga tayo mabubuo kung hindi dahil sa ating mga magulang. Bunga ng pagmamahalan, mabubuo sa sinapupunan ang isang batang habang buhay mamahalin ng mga taong kaakibat sa pagkabuo nito. Sa loob ng 9 na buwan, ang ating ina ang magsasakripisyo. Siya ang magdadala sa atin at magtitiis sa lahat ng hirap. Kaakibat ng kanyang pagbubuntis. Samantala ang ating ama ay andyan lang sa tabi at nakaalalay upang punan ang ating mga pangangailangan. Subalit sa panahon na handa ka ng isilang, ilabas
at handa mo nang masilayan ng mundong ibabaw. Ito ang nakakatakot na pangyayari. Karaniwan sabi nila, nasa bingit ng kamatayan ang iyong nanay. Ilan bang nabalitaan nating mga nanay ang namatay sa ngalan ng pagsilang ng kanilang mga sanggol? Ganito kahalaga ang buhay ng isang nanay. Kaya niyang isakripisyo at itaya alang-alang sa kanyang anak. Sa panahon ngayon na ating ipinagdiriwang ang kaarawan o araw ng mga nanay, naway bigyan natin ng pansin at pagpapahalaga. Simula't sa pool na tayo ay inaruga hanggang sa kasalukuyan, naway tumbasan natin kahit isang araw man lang na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Dahil hindi mo maaabot ang tugatog ng tagumpay kung saan naroon ka ngayon. Kung hindi ka iniluwal ng inyong ina. Panahon na upang maghilom ang mga galit sa puso natin sa mga anak na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang nanay. Sa araw na ito, hayaan natin pasayahin sila. At batiin sila ng isang happy, happy, happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga nanay. Mula sa Buluwagan ni Taong Gala, ako po'y bumabati at nagpupugay sa lahat ng mga nanay. At naway sa lahat ng mga nakasubaybay at nakinig. Naway ikalat natin ang mensaheng ito upang madinig ng ating mga nanay. Napakadakila ng isang ina at napakadakila ng pagmamahal ng isang nanay sa kanyang anak. Sa muli po, happy, happy, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Well, mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang ating pong vlog na ito, naway inyo pong pinutin ang subscribe button at bell button upang maging updated tayo sa susunod nating mga video. Ako po si Taong Gala on a radio. Dito po sa YT. Magandang araw, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yeah.